Pagpad ng Panginoon, bayan ay nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan. Handog ng Diyos sa Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo'y nagkakatipon ngayon sa pagdiriwang itong banal na Eukaristiya. Dala sa ating puso ang ating mga kahilingan. At ngayong araw, ating malugod namin kayong tinatanggap dito sa pambansang Dambana ni Padre Pio sa ating mga pilgrims mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas, sa iba't ibang bahagi ng mundo. Atin din pong wini-welcome si Father Bon ng San Bartolome Parish sa Diocese ng Novaliches. Kasama po niya ang mga Legion of Mary. Nawa ang inyong pagbisita, pagdalaw dito sa pambansang Dambana ni Padre Pio ay magdagdag ng kalakasan sa inyong paglalakbay, sa inyong espiritual na paglalakbay. Atin din pong isama ang lahat ng intensyon ng ating Santo Papa, lahat ng mga obispo, at ng lahat ng mga kaparian at ang intensyon sa ating mga puso. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng walang inaasahan kung di ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman, kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Huyada, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos na kanilang mga ninuno.
Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asheras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang taga-Huda at ang taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Gayunmay, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdote Huyada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos, bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao, at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalala ng Haring Huas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Huyada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kaniyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang matapos na ang taon, si Huas ay sinalakay ng hukbo ang mga siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga siro ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo sa Huda sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Huas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga siro si Huas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Huas sa kaniyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, iyong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan at ang kautosay hindi iingatan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon darana sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan, sila'y hahampasin sa ginawang sala. Ngunit ang tipan kong pag-ibig kay David ay di magbabagot, hindi mapapatid. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Magsitayo po ang lahat. So
sa bigay niyang pagpapala. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Kaya't sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang nakapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay igagatong sakalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ay kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating, sapagkat sa bawat araw ang kanyang mga suliranin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating mga pilgrims galing sa labas ng Batangas, sa ating mga pilgrims sa loob ng probinsya ng Batangas, sa ating mga kapatid na nandito, dala-dala ang kanilang kahilingan, ang kanilang mga pangangailangan at humihiling sa Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio. Magandang good morning po sa inyong lahat. Ngayong araw, meron akong tatlong kulay na nakikitang grupo. May green team, may red team, tsaka may blue team. Tsaka may sari-sari. No? Ang kadahilanan, sigurado ako, ang kadahilanan kung bakit marami ang magkakaparehong kulay na merong kaparehong picture. No? Kasi meron kayong
common na gustong maabot, no? Kung bakit kayo nandito sa pambansang Dambana ni Padre Pio. Pero aside from sa inyong common goal, merong sigurado ako na meron kayo kanyang-kanyang kahilingan. At ito, ang kahilingan ito, karamihan sa mga kahilingan ito ay para sa ating sarili, sa inyong ikalalago. Spiritual man yan, physical man yan, emotional man yan. At dala-dala nyo rin, no, ang mga intensyon sa mga taong mahal sa inyong buhay. Mga kapatid, sa gitna ng maraming bagay na naging bahagi ng ating buhay, hindi natin maiwasan na makaranas ng paghihirap. Halos lahat ng tao ay gustong yumaman at umunlad para sa kinabukasan. Araw-araw tayong nag-aaral, nagtatrabaho, at wala, parang wala tayong pahinga dahil sa gusto nating maabot. Kaya humahanap tayo ng solusyon upang tayo'y gumunhawa laban sa mga abala ng buhay. Sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi sa atin ni Jesus na unahin muna natin ang ating relasyon sa Diyos kaysa sa ating mga alalahanin at huwag mag-overfocus sa mga material na mga bagay. Sa isang mundo kung saan maraming tao ang nahuhumaling sa pangangalap ng kayamanan, ipinapayo niya sa atin na gumawa ng isang sadyang pagpili upang unahin ang ating espiritual na kagalingan. Ang ating mahal na ina, Birheng Maria, na ating pinararangalan tuwing araw ng Sabado, marami din siyang alalahanin, lalong-lalo na nung nagpakita sa kanya yung anghel. Tapos ang pagbati ay masaya. Magalak ka, Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Diyos ay suma sa iyo. What a privilege. Ngunit ang kasunod nun, doon nagulantang si Maria. Ikaw ay magkakaroon ng supling sa iyong sinapupunan. Ano ang response ni Maria? Papaanong mangyayari ito? Eh, dalaga ako. Oo, may boyfriend ako. Pero hindi pa kami kasal. Yun po yung representation ng ating worries. Ngunit, ang sunod na statement ni Maria, yun din sana ang ating maging life statement. Alipin ako ng Diyos. Matupad sana sa akin ayon sa iyong salita. Mga kapatid, tandaan natin na kung minsan, ang pera, ang material na bagay at ang ating alalahanin dito sa mundo ay maaaring maging napakahalaga sa atin anupat sila ang pumalit sa kung ano ang tunay na mahalaga sa ating buhay. Sabi nga sa kanta noong 90s, bakit ang pera may mukha? Bakit ang mukha walang pera? At iyon po ang kumakain sa ating focus sa buhay. Kaya tingnan po ninyo ang inyong mukha sa salamin kung kamukha nyo na ba si Ninoy, kamukha nyo na ba si Aquino, kamukha nyo na ba si Rojas, o kamukha nyo ang Diyos. Mga kapatid, mahalagang malaman na ang pag-ibig ng Diyos ay higit na mahalaga kaysa anumang mabibili ng pera. Sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi sa atin ni Jesus na huwag mag-alala tungkol sa mga pangunahing bagay tulad ng pagkain, inumin at damit. Itinuturo niya ang mga ibon ay hindi nagtatanim o hindi nag-aani, ngunit sila'y pinagkalooban ng Diyos. Ikinuwento rin niya kung gaano kaganda
ang mga liryo sa parang, kahit na hindi ito balisa para sa kanilang kagandahan. Tayo ngayon, bising-busy sa pagpapaganda. Ang mga puti, gustong magpatan, kaya nagbibilad sa araw. Nagpupunta kay Belo, nagpupunta sa kung saan-saan, gusto nilang magkaroon ng kulay na, ang tawag dyan, mulato. Tapos, yung mga itim naman o yung mga medyo kayumangging kaligatan, ganun din, gusto rin pumuti kasi puti is beautiful. Ipinasa sa kamay natin ang ating kagandahan. Ngunit, ang ating ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin kung ano ba ang tunay na kagandahan. Kaya, mga kapatid, maari tayo magtiwala at sana tayo ay magtiwala na pangangalagaan tayo ng Diyos at ibibigay niya ang ating kailangan. Hindi po lahat ng kahilingan ay kailangan. Marami sa ating kahilingan ay hindi natin kailangan. At alam ng Diyos kung ano ang nararapat sa atin. Kung pinangangalagaan ng Diyos ng husto ang mga ibon at bulaklak, isipin natin kung gaano siya nagmamalasakit sa atin. Gusto niyang magtiwala tayo na lahat ng kailangan natin ay ibibigay niya. Sa halip na ma-stress tungkol sa ating pang-araw-araw na pangangailangan, sinabi sa atin ni Jesus na ituon natin ang ating lakas sa paghahanap sa paraan ng pamumuhay ng Diyos at sa paggawa ng tama. Inaanyayahan tayo, mga kapatid, na unahin natin ang ating relasyon sa Ama sa pamamagitan ng paghahanap sa Kanya sa ating mga panalangin, sa banal na kasulatan at sa mga gawa ng pag-ibig. Sabi sa ating ebanghelyo, ang bukas ay may dalang sariling alalahanin, mamuhay ng buo sa kasalukuyan at magtiwala na ang biyaya ng Diyos ay magpapanatili sa iyo. Kapag po tayo ay nagkakape sa umaga, ang focus po natin sana ay doon sa lasa ng kape, sa init ng tubig. No? Pero kalimitan sa atin, habang nagkakape tayo, iniisip natin, ano kaya ang almusal? No? Hindi mo na nananamnam yung kape kasi yung iniisip mo na yung itlog, yung tuyo. No? Tapos habang nag-aalmusal ka, ganun din, fast forward na naman. Ano kaya ang masarap sa tanghalian? Kaya mga kapatid, itong mga alalahanin natin sa mundo, ito ang naghihiwalay sa atin sa kalooban ng Diyos. Ito ang naglalayo sa atin sa presensya ng Diyos. Kaya sa araw na ito, ang panawagan sa atin, piliin natin ang Diyos kaysa pag-alala sa mga alalahanin at hanapin natin ang Kanyang kaharian at mamuhay araw-araw ng may pananampalataya, magtiwala na hawak niya ang ating bukas. Naway mapuno ang inyong araw ngayon ng kapayapaan, ng mabuting layunin at ang matamis na halimuyak ng banal na pag-ibig ng Diyos, nawa ay sumainyo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Oh,
tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Heso Kristo ang mahal na Birhen, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ay gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ay lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga upo, namumuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po makakaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bumitaw, sarili ay ilihain, bilang pagkait inumin, pinagsasalo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco ng aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahalibereng Maria na ina ng Diyos ni San Jose ng kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang manalangin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasali. Sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at tiyagyan mo kami sa lahat na masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kariyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Puno ng pag-ibig sa inyong mga puso at totoong ngiti sa inyong mga labi, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa,
Salamat po sa inyong mga handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin at mga dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Tawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparano ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paggalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiiska ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod ng batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, mga kapiyo, linggo ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 6 ng gabi. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga na may liturhiya ng pagpapagaling at pagbabasbas ng banal na tubig. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalainawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Amen. Pasiglahinawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Puspusinawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Atinang na ipagdiwang ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Amen.